Hello, hello, Kayushi! This is still your friendly host, Danica Gabriel. I'm Sabrina. At nandito po tayo ngayon sa Depante, Barangay Banay-Banay, Cabuyo, Laguna. And anong gagawin natin dito, Sab? Mag-share tayo ng mga blessings para sa mga bata. Ito po ay taon-taon namin ginagawa ni Sabrina at ng Yushi TV at in-encourage po namin kayo na i-share niyo po ang mga blessings niyo para pumupusin natin mga tao. Ikaw si Janelle. 7. Anong 7? Size 7. Size 7. Harapan niyo ng size 7 here. Anong grade mo na, Janelle? Grade 6 ka na. Ito 7 lang. Depende. Oh, so cutting mo muna. Sino? Ako, kilala niyo? Sino? Oh, diba? Dito pa rin po sa Barangay Banay-Banay, Cabuyo, Laguna. Isa sa mga projects ko bilang konsehal ng Barangay Banay-Banay ay ang Pahiram Wheelchair Program. Kaya tayo nandito, Sabrina, dahil bibisitahin natin yung kaibigan natin dito. Yes! Nahihiram na wheelchair. Tara! Ito ay galing sa ating partner, ang Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative. Yes, in short, PAFCFI. Ito po ang number one cooperative sa ating bansa, Philippines. Wheelchair. Kaya po kami lumapit kay Ma'am Danica po para po sa wheelchair ng aking anak. Ang tagal na pong nasira yung dati niyang wheelchair. Ilang taon na rin po yung nakalipas na binigay sa kanya. Tapos, nahinto na rin nga po siya sa pag-aral gawa po wala na siya magamit na wheelchair. Kaya naglakas loob na rin po kaming lumapit kay Ma'am Danica talagang ano, para meron po siyang magamit. At saka, ito po'y pag gusto niyang mamasyal o mag-aral siya uli, magagamit din po niya to. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa kay Ma'am Danica na sa kanyang tulong. Nagkakaroon po ng bagong wheelchair yung aking anak. Pagkausapin natin si Kirby. Hi, Kirby! Ilang taon ka na? 19. So, high school ka na? Ano? Sana siya ng high school eh. Ang kaso, dati po kasi nang nasa Makati pa kami sa ano ko siya pinapasok sa non-formal education sa ano sa mga batang may kapansanan. Ngayon, itutuloy po niya yung kanyang pag-aaral. Gano'ng katagal na po ba siyang? Oo. Nakatapos lang po siya ng grade 4. Dito na rin siya nag-grade 1 sa Southville hanggang grade 4 ng tapos niya.
niya pong kapansanan. Club food. Ito po po niya. Ano po nangyari dito? Nung nalipas siya, pinagpasikap po siya sa BJ's yung araw. Eh kasi ginagamit niya yung tuhod niya sa paglakad. Tumatayo naman siya, pero tuhod talaga niya yung nilalakad. Ang sabi ng doktor, pag naubos daw yung tissue, baka tutubo daw yung magkaroon ng side effect. Pero hindi ko alam buko lang ano, lumabas dyan. Bali, parang lumaki lang siya. Gano'ng katagal na po? Anim na taon na kami dito, mga ano yata. Mga sampu yata siya nag-umpisa ng ano, kasi kinakarga ko lang siya noon nung magpasok kami sa ano eh, sa non-formal education. Kirby, ngayon, makakapasok ka naman. Oo nga. Makakapamasyal ka na, ano pa lang naman na. Ano na po nung nanay Belinda? Lumaki yung bukol. Lumaki yung bukol. Napatignan niya na po ba siya? Hindi na po. Pero, hindi ko na po siya napatingnan. Pero gusto niyo po napatingnan? Opo. Para po ma-ano yung kanyang, ano kasi natatakot na po ako na baka mauwi sa tumor o ano mang ano. Kasi minsan naramdaman na rin yung kumikirot. Kumikirot na. Mga ka-Yushi at lahat po na nanonood sa Yushi TV Royal Cable Channel 6. Sa may mga malalambot ang puso, may numbers po nalalabas sa inyong mga screen. At kung gusto niyo po tulungan si Kirby, contact nyo lang po ang YouTube. Hindi na lumalapit sa doktor gawa ng ako lang rin kasi noon ang talagang nagpursiking maka ano kami, makarao sa pang-araw-araw namin. Kaya napatingin niya sa specialist ka? Matagal na pong hindi na ako napatingin sa kanya gawa ng mahirap din ang kabuhayan namin dito. Kung mapa-operahan sana yung kanyang tuhod na ano, malaki dahil nahihiya na nga rin po siya ano eh. Lagi na lang siya dito nakatampay sa bahay, hindi na siya kagaya dati nung may wheelchair siya na kung saan-saan siya nakakarating, sinasama siya ng mga kaibigan niya, marami siyang mga kakwentuhan. Eh ngayon, totaling dito na lang siya dahil upuan na lang ginagamit niya. Ngayon, makakalabas na ulit siya kasi may wheelchair siya, di ba po? Iyon po. Kaya malaki po talagang tulong sa amin yung bigay ninyong wheelchair. Para po siya po yung makapamasyal na muli, mabisita niya yung kanyang mga kaibigan na marami po nagtatanong sa kanya kung nasaan si Kirby. Sabi ko nasa bahay po yung si Kirby gawa ng, hindi siya makagala gawa na po wala siyang wheelchair. Natambay na po ako sa bahay. Ano po bang ginagawa niya sa bahay? Sa bahay kapag po nandito lang siya. Nanonood lang siya ng TV. Ay yung mga ano niya, kapatid niya, kalaro niya. Kasi yung kamay niya, hindi siya deform po kasi yung kamay niya. Tsaka ito kasi hindi niya maitaas itong maigi. Gawa ng itong dito niya, maiksi daw. Hindi siya ganong maiangat. Kaya pag kumain siya, dalawang kamay na gano'n. Makakain naman siya mag-isa, basta ibigay mo na pagkain niya. Tapos na lang kamay na yung sinusobo niya. Kanya, mama, ano mama, kukuskusin mo muna ako. Minsan, pag marami yung ginagawa, sabi ko, kaya mo yan. Minsan, nakakaligo naman din siya mag-isa, pero kadalasan talaga, hinihiluran ko siya. Sinasabon ko yung usin, sinashampoo ko ulo niya, sinasabon siya. Pero sabi ko yung damit mo, ihanda mo na para pagkatapos mo maligo, magbihis ka na mag-isa. Nakakabihis naman siya mag-isa. Nanay, ano po bang pinapagkaabalahan ninyo ngayon? Nagtanim-tanim po ako dyan sa likuran namin ng mga gulay. Dyan po ako kumukuha ng aming pang-araw-araw. At saka pag pumapasok din yung bunso kong anak, kasi siya na lang nag-aaral ngayon. Dyan po ako kumukuha ng aming pambaon niya araw-araw. Kayo na lang po at mga anak ninyo. Opo. Ang asawa niyo po? Nasa nanay na po niya. Binalik niyo na po? Sinauli ko na po. Na
Nanay Belinda, pwede po kayo manawagan ng tulong dahil meron din pong nanonood sa atin ng mga NGOs at mga doktor na pwede pong makatulong kay Kuya Kirby, di ba? Nanawagan po ako sa mga NGOs po, yung mga doktor din po na handang tumulong po sa aming kapuspalad na matulungan po sana niya yung aking anak na maoperahan po sana yung kanyang tuhod para siya po'y baka sakali po pag mawala na po yung malaki niyang bukol, siya po'y makakilos na po siya na maayos o makatayo-tayo man lang po sa kanyang wheelchair. Kasi po sa gabal na po talaga yung kanyang bukol at saka umaangal na rin po si Kirby po na minsan kumikirot rin po yung kanyang bukol. Eh, sa kahirapan din po talaga ng buhay namin, hindi ko naman po siya maipatingin sa doktor. Dahil yung aking kinikita naman po sa pagtinda-tinda ng gulay po ay sapat lang po sa aming pang-araw-araw. Kuminsan nga po kulang pa po. Masakit. Masakit? Kikirot lang po, ma. Kumikirot. Araw-araw na siyang kumikirot. Minsan lang po. Edi, ngayon, makakapamasyal ka na. Ano ang nararamdaman mo? Masarap po. Masaya. Manawagan din sa mga nanonood sa atin. Nahirapan po ako. Ang salita. Kaya mo yun. Hindi ko kaya. So kapag kumikirot po, ano pong pinapainom ninyong gamot sa kanya? Hindi po ako nagbibigay sa kanya ng kahit anong gamot kasi hindi ko naman po alam kung ano talagang dapat ipainom sa kanya dahil bukol po kasi yan eh. Ang ginagawa ko na lang, pinapahiga ko siya sa papag namin. Pinapahinga ko na lang siya para hindi ko pinapagalaw para mawala yung kirot. Pag makapagpahinga naman po siya, nawawala naman din ang kirot. Sa mga viewers po natin dyan, napalad nyo na po sila Nanay Belinda at Kuya Kirby. Kaya po, sana po makatulong din po kayo magbigay po tayo ng wheelchair, mga gamot, para din po sa Kuya Kirby. Sa mga nanonood po, ako po ulit ang inyong kaibigan Dani ka Gabriel. Ito po ang aking Pahiram Wheelchair Program, Touching the Lives of the People. Kayo po mga nanonood na may malalambot na puso, i-share ninyo ang inyong mga blessings. At sa gustong mag-donate ng wheelchair para kay Kirby, may lalabas na number sa inyong mga screen at contact nyo lamang. Ako po si Sandrine naman at lagi ko po kasama si Adelanica para tumulong sa mga tao. And of course, you are still watching Umbrella Friends!